may kasama ka na, kapasada. Walang boundary ang talakayan. Nasa fast lane ka ng balitaan. Matik na yan. Suwabe ang pasada. Kasama sina Peter Musngi at Ika Lazo. Pasada! Pasada! Samantala. Nag-switch na ng music eh. Okay. Samantala. Gusto ko yan eh. Isegyu. Isegyu para maiba naman ang tugtog ng ating araw ikaw eh. Hindi ka nag-play ng ano eh. Ng bid. Ng the hits of your generation. Ay oo. Kasi malalaman. Na pantropi ko talaga ang henerasyon ko. Ganyan. Pantropi ko. Oo. Yung mga bini. Ganon. Oo. Yun nga. Uya. Natuwa ako sa bini ha. Magko-concert sila. Dami-dami mga nagbibili. Pati pupunta ka. Pupunta si CJ. May pera. At hindi lang yan, partner, dahil sobrang daming fans ng Beanie, inopen nila sa I Want, diba, na yung third day ay pwede nang manood. Congratulations, Beanie. Yes. Anong tawag sa kanila? Pambansang girl group. Makawain ako. Awain ako ng mga Bloom, diba? Yan. O basta yun sila, ang galing-galing nila nakakatuwa. Dahil ang Filipino talents natin, partner, sumisikat around the world. Yes. Diba? So, Nation's girl group. Yung bang kabila nun, yung counterpart niya, ano, BGYO? Ay, hindi ko alam eh, kasi may SB19 din. BGYO. BGYO daw. Sister group. Yeah. Ang Beanie, ayan. Pasensya na po, DJ lang kaya. Nasa music talaga ang puso namin. Pero ang puso namin. Umipitig gayon, partner. Uminom ako ng kape kanina. Ayan na naman ako na hindi nga coffee drinker. Hindi ka talaga nagkakape? Hindi talaga ako coffee drinker. Kaya kanina, alas 12 pa ako nakakaramdam ng konting palpitationism. Ganon. Kaya pala, hindi ka marunong nervyusin. Oo. Kung makapagtanong tanong ka. Nagmamada lang sa'yo. Ay, naku, sabi kanina ni Attorney Terry at niya Alex, napaka-positive daw nila. What a positive, di ba, sabi niya? Positive? Ang positive daw ng programa nila, ganyan. Mga happy-happy ang kanila mga pinag-usapan. Gusto niya basagin namin? Hindi, joke lang po. yung pogo pinag-usapan nila eh. Hindi, meron daw. Yung ending niya, baka hindi yung pinag-usapan. Baka mga adlib-adlib nila ni Alex. Yung sinasabi niyang positive. Oo, yung unang ang positive nila eh. Totoo ba na hindi nag-attend si Alice Go? Positive! Positive na hindi umatend. Alam mo, minsan partner, iniisip ko, maawa na ba ako kay Alice Go? Or ano? Or kasi stress na siya. Parang buong mundo galit sa kanya ngayon. Grabe. Sa persecution daw na kanyang natatamo, di ba? Di ba? Yung stress. Oo. Diyos ko, kung ikaw yon. On the other hand, kasi naman, ang dami naman talagang question marks yun eh. Nga, pati yun itong nga. Special investment. Ngayon ko lang nalaman na mayroon palang ganun. Special investment? Oo, 75,000 for only $75,000. Call in the next 30 minutes. Yeah, di ba? For only $75,000 that you invest in the Philippines, you will get a resident status. Wow. Ayan, ganon. With matching pogo, ano? Correct. But wait. There's more. Oh. If your child is below 21 years old, he or she will also get. Yes! Diba? Ganyan ba yung automatically gets a PSA, a birth certificate na ikay pinanganak dito sa Pilipinas? Yeah. But if you invest in the next hour, mawawala yan. You can... Mga conspiracy theory natin, partner. kasi nga, di ba? Yun ang tinatawag nila kasi na ano eh, sa ibang bansa, golden visa. Pero yung sa atin kasi, oh my God, $75,000 lang? I mean, for all intents and purposes, bariyang-barya yun eh. But you have to invest in something, in a preferred business or industry na makakatulong talaga sa Pilipinas. Ganun. Aba,
Eh, kung ang binabalak ninyo is Spain, o kagaya ni Bea, ganun. Oh. Wow, lakas mo ka, Bea Alonso. Na broken heart, bumili ng bahay sa Spain. Ganun. Hindi na, hindi naman, nauna yun. Nauna nga yun. Umiisyo lang tayo. So, mga ano yata yun eh. I think, if I'm not mistaken, at 500,000 euros. Oh. Euros! Oh. Mas mataas yun sa kesa 75,000 sa lang. Dolares. Oo. By the way, umislide na naman ang piso. Naku, magkano 58.86. Naku po! Uh-oh. Eh, ang ano na ngayon? Kumakatok na sa 59. Kaya nga, Wednesday pala ngayon. So, titingnan pa natin, babangga pa natin yan dun sa movement ng oil. Well, I have good news for you on the oil front. Yeah. Kasi kahapon, mga $85.71 per barrel lang Brent crude. Ngayon eh medyo bumaba ng mahigit kalahating dolyar kasi 85.13 siya ngayon. Mm-hmm. $85.13 $85.13 per barrel. Ayan. Eh, tingnan natin kung makahinga-hinga tayo ngayon, partner, sa susunod na linggo kasi dalawang magkasunod na malaki yung itinaas ng produkto ng petrolyo. Eh, may study ang Ibon Foundation na hindi sumasabay ang kinikita ng mga Pilipino sa inflation natin. Diyos ko, ano naman ang kagulat-gulat doon? Yun nga, ikasakit na noon. Nakikita natin lahat tumataas, hindi natin afford magbayad. Correct. So, pasexy na lang tayo ng pasexy. So, tayo ipapunta sa deep end, nga. Of the ocean. Ocean deep. Diba? So, pray to show my feelings talaga. Kasi malalaman kung umiiyak ka na sa loob. Ano ang ibig sabihin ng clinic? Di pinindot. Millennial na millennial ang ating mga gagawin ngayon. Di ba dapat yun pag pinindot? Niklik. Niklik. At dito na nga tayo dahil may ikiklik din akong bago. Ito na nga, niklik ko na. Nakahanda na po, nagiinit na po ang ating mga headlines sa ating Ronda Ratsada Pasada. Balita! Pasada. Una, pag-issue ng subpoena versus Go, si Mayor Go, at iba pa, inaprubahan ng Komite ng Senado. Pasada! DFA nagpadala ng note verbal sa China kaugnay ng pinakahuling insidente sa Ayungin Shoal. Pasada! Samantala, Maynila, pinagmumulta ng halos 4 na milyong piso dahil sa discoloration at chlorine residue sa tubig ng ilang barangay sa Imus, Cavite. Pasada! At De Lima, sinabing pagtakbo ni dating Pangulong Duterte at dalawa pang anak sa halalan, posibleng gimmick o panggulo. Pasada! Ilan lamang yan, partner, sa mga mainit ngayon. Dami, sunod-sunod din no, yung mga kaganapan. Hindi naman natin matawagan si Senator Risa Hontiveros. Eh, syempre, kasi pagod na pagod pa yun. Tapos na ba? Tapos na yata. Kanina, naka-livestream pa yung Senate hearing. Wala, bumagal na yung yung data ko dahil sa kakapanood ng walang wifi. Kaya nga. Parang, sinasadya pala yun, na pababagalin yung, kasi over ka na. Yes. Kanina ka pa. Oo. Parang ganon. Yun yung kapalit nila doon sa ikakat yung line. So, hindi ikakat ang line mo. Oo. Bababasan yung data allocation mo. O kaya, parte ka na ng barangay buffering. Oo, diba? Mga mababagal talaga. Samantala, kuha muna tayo, partner, na isang report. PNP Maritime Police tutulong sa pagsuyod sa coastal waters sa Ilocos Sur matapos ang pagkakadiskubre ng pake-paketeng shabu. Eh, may Chinese markings daw itong pake-paketeng shabu na ito. Alamin natin mula kay Marlene Padiernos. Marlene! Rika, kasunod nga ng pagkakasabat ng pake-pakete ng pinaghihinalaang mataas na kalidad ng shabu na namata ang palutang-lutang sa mga baybayin sa Ilocos Sur, tutulong na ang Philippine National Police Maritime Police sa Police Regional Office 1 para suyurin ang ibang mga coastal areas sa naturang lalawigan. Sa panayam sa Campo Carame, sinabi ni PNP Maritime Police Director Police Brigadier General Jonathan Cabal na sinimulan na ng kanilang Maritime Law Enforcement Team sa Ilocos Sur ang paggalugad sa sea waters sa lalawigan kasabay ng pagkilos ng Coastal Barangay Information Network para naman sa double checking ng mga impormasyon ukol dito.
Pag amin ang opisyal, malaking pagsubok para sa Maritime Police ang pagbabackrack sa ganitong mga kontrabando. Gayun din sa pagpapatrol sa karagatan, lalo na't malawak ang kanilang binabantayang lugar. Dahilan kung bakit kabilang din anya sa kanilang pinag-usumikapan ngayon ay ang pag-modernize sa kanilang hanay para sa layuning tiyaking secured ang territorial integrity at coastal areas ng Pilipinas, alinsunod na rin sa direktiba ni PNP Chief General Romel Francisco Marville at maging ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Matatandaan nga na ngayong Linggo, napuulat ang pagkakadiskubre ng kabuang 42 pakete ng dekalidad na shabu na palutang-lutang yan sa baybayin ng San Juan at Kawayan sa Ilocos Sur sa magkaibang araw. Marlene Padiernos, Parcela Radyo Servisyo. Marlene, nasaan na daw itong mga pakete ng shabu dinala ngayon? Kasalukuyan, no, Rica, na sinasa ilalim sa investigasyon na itong Police Regional Office 1. Yung unang pakete o unang kontrabando, yung 24 packs ng shabu na nakuha ng mga otoridad na pulutang-lutang doon sa bahagi ng San Juan sa Ilocos Sur, eh kanila nang napag-alaman nito na ito ay dekalidad din na shabu. Habang yung 18 packs naman, kanina lang ito nakuha kaninang umaga at kasalukuyan nang isinasailalim pa sa weighing para alamin kung magkano yung katumbas na halaga at kung saan pa nagmula itong sinabi ng illegal na droga. Rica. You mean hindi pa natitimbang ito? Yung 18 packs, yung kaninang umaga, yung hindi pa natitimbang. Oo nga. Dati sa ating so alin ang natimbang? Yung nakuha nung Monday, yung 24 packs. Ilang kilos yun? Nasa more than 25 kilos yung katumbas niya na halaga. Na timbang. 24 packs, 25 kilos, so almost 1 kilo pa bawat isa. Di ba? Yes, correct. Tagal naman timbangin niya. Kaya nga. Na-test na ba? Kung talagang... yun nga, dekalidad nga daw. Na-test na ba, Marlene? Batay doon no, sa inisyal na pag-isiyasat itong mga otoridad, dekalidad daw ng parang high crystalline itong shabu na nakuha. Pero yung 18 pack, sabi doon sa packaging, meron siyang Chinese markings. Tapos yung 24 packs na nakuha noong Monday, ito ay walang Chinese markings or walang marka doon sa kanilang packaging. So, posible ayon doon sa mga otoridad, na magkaiba yung pinagmulan nitong dalawang klase ng sabon na nakuha. Baka mamaya tawas pala yan. Panghiligili pala. Maraming salamat, Marlene Padiernos. Kasi nga naman magkamukha. Diba, kakandara pa tayo tapos yun pala. Ay! Pala sa sari-sari pampaputi! Samantala, ang ating kung kayo ayong tatanungin ay may kaugnayan sa ating nadaanan na kanina na topic tungkol nga po sa Pogo Hub partner at sa hearing ng Senado. O sa opening statement ni Chairwoman, si Risa Ontiveros, sabi nga niya, among other things, obviously may mga protector itong Pogo Hubs na ito, yung Pogo operations na katakot-takot, nagkalat dito sa atin. Sabi niya, sino ba talaga ang protector ng Pogo at hindi mahinto-hinto ito? Mm-hmm. Oo, sabi niya, how high is the protector in the food chain? Yun ang verbatim niya kanina. Ibig sabihin, gaano kataas? How high does it go? So ang tanong namin sa inyo ay ganito, no? Kasi nga po parang ang hirap paniwalaan na with all the crimes na attached na nga dito sa Pogo, kahit na sabihin pa natin, hindi naman lahat ha, pero Diyos ko, ang dami-dami nang nangyayari. Kidnapping, human trafficking, torture, di ba? Kidnap for ransom, prostitution. Yun nga. Wala namang gusto talagang magsabi na... Isara na! Tama na! Oo, sobra na! Oo, isara na, ganun. Hindi na matigil-tigil, partner, diba? So, ang tanong namin ni Rica, gusto kong idiin na kasama si Rica dito kung sakaling magkaroon ng backlash ito. Ay, backlash! Dalawa tayo dyan. United we fall. Ito po, sino-sino sa inyong palagay ang mga protektor di umano ng Pogo Hubs at operations? Gaano kataas ang posisyon ng mga ito? Ano ang opinion nyo? Anong hula nyo? Yung ba'y mga
lokal na opisyal, mga nasyonal na opisyal, mga international elements, o all of the above. Naku po. Ayan na po. Alam nyo, ano to eh, na it touches a chord sa ating lahat dahil apektado din tayo dito, di ba? Sa dami ng... Masakit na, utang na loob. Sakit na ulo natin yan, pati mga laman na rin ng mga social media natin, ang usaping pogo na yan. Message nyo na, 0919-278-3000, social media pages natin, bukas din. Facebook, exit YouTube, like nyo na po, don't forget. At like nyo na agad, oh, kasi next week, mag-iiba-iba na tayo ng schedule. Oo, 9 a.m. na po kami. Yeah. 9 a.m. Yeah. Oo. So, like nyo para makasabay kayo. Sana tumagal kami. Oo. Tayo magsasama-sama at magbabalik po maya-maya ang Pasada sa Teleradyo Serbisyo with Pita and Rica. Pasada! Walang preno ang talakayan. Kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo. Kapit na sa Pasada! Pasada! $5.49 po kahapon, may balitang sinabi. Kala ko $5.49 kahapon. Ngayon. At kahapon kasi lumabas yung balita. Ay, di pala kahapon lang, no, over the weekend pa pala ito, partner. Uh-oh. Na nilift na ng Kuwait yung ban. At pwede na tayo ngayon magpadala ng mga migrant workers natin sa Kuwait. The thing is, I don't know kung gaano kaganda itong balita na ito. Dahil... alam naman natin ang mga nangyari noon kay Julie Biranara. Hindi diba? Pa nga yata nariresolba yun eh. Oo, di ba? Ano ba nangyari? Marami pang human rights abuses. Mga kaso ng employers na, di ba, paulit-ulit nakakabalik kahit blacklisted na sila e nakakapag-empleyo pa rin ng mga Pilipino. So, gulo-gulo natin talaga. Yun nga. Di ba, meron pang nag-viral ngayon na... hindi ko alam kung saang Middle Eastern country, pinauwi daw siya kasi ang sexy-sexy niya. Ay, ganun! Kasalanan na ba yan ngayon? Ay, hindi kaya. Eh, may nag-interview. Oh. Tapos, yun ang ano, doon umikot yung interview. Dahil maganda na, siya. Oo, sabi, alam mo ba kung gano'ng kakaganda? Oo. Oh. Eh, alam mo na siguro naman pag nagpunta ka doon kung ano mangyayari sa'yo, di ba? Oh, grabe! Kasalanan ba niya? Parang yung sa Cebu na nakulong dahil maganda din. Victim blaming. Hindi. Oh. Yun nga. Kaya nga tinitingnan ko, ako talaga, personally partner, no? Gusto ko malaman ano yung naging changes sa pag-uusap ng DMW at ng Kuwait. Yes. Nagkaroon ba tayo ng karagdagang proteksyon para sa ating mga manggagawa at mga OFW na lilipad papunta ng Kuwait? Kasi yan, isa yan sa mga unang pinuntahan ng mga Pilipino, eh. Diba? Anong assurance na wala na mangyayari sa kanila? At ano ang magiging implementing rules on what, you know, the gravity of whatever happens to our OFW, diba? Or anong protection na bibigay ng state of Kuwait? Yun nga. Diba? Kasi ang usaping pagdating po sa mga ganitong international relations, ang susundin ay yung batas kung nasaan ka nagtatrabaho. Precisely. Diba? So kung anong mga batas ang nag-govern on that law of the land, yun po ang ating susundin. Hanggang dapat, saan ang pangil ng Pilipinas. At saka dapat pumirma din ang dugo. Blood compact. Oo. Sanduguan. Yung mga recruitment agencies. Oo. Yung mga placement agencies. Oo. Matandumi ng kamay ko. Sandali ko. Sabi ko na sa'yo, huwag gagamitin yung ballpen. Hiram ka kasi ng hiram ng ballpen, ng may ballpen eh. Kung ano, ayaw bumili ng sariling ballpen eh. In the meantime, sige, maglinis ka muna. Kukongratulate ko lang. Congratulations! Kanino yan? Sino yan? Ladies and gentlemen, the world's top 100 airlines for 2024, according to Skytrax. Uh-huh. Yun. Pasok ba Pilipinas? Teka. Anong tawa yan? Ito ha. Yung mga OFW natin na nakikinig, ha? Diba? Panayang lipad niyan. Ito po yung mga nanalo, mga ginyage na the best ginyage airlines in the world. Number... sige, top 5. Oh, isa mabilis partner. Number 5. Ang ating ano. Okay, Cathay Pacific Airways, number 5 yan.
Number 8 sila dati, last year. Number 4, ANA, All Nippon Airways. Yan, in the world dito ah, in the world. Mm-hmm. Number 3, Emirates. Number 2, dating number 1, naging number 2 na siya. Qatar? Singapore Airlines. Number 2 na lang Singapore. And number 1, from being number 2 last year, Qatar Airways. Sila lang naman nag-aagawa niya ng Singapore. Congratulations po sa inyo. Samantala, ang susunod natin pag-uusapan, malabo ito. Malabo, hindi po natin alam kung i-congratulate ba natin o hindi. Yung paglipat na itong mga 10 Embo Barangay from Makati to Taguig, hindi daw ho makakaboto ngayon sa, ano nga ba ito? Pwede sa nang, midterm election. Dahil, 2025. Only on some positions ang hindi nila pwedeng iboto. Dahil pala, kailangan pa ng batas na naayusin nito ng Kongreso. Tanungin nga natin para mas mabigyan linaw tayo. Kasama natin, Chairman ng Commission on Elections, Attorney George Erwin Garcia. Hi, Commissioner. Magandang gabi po, Chairman. Magandang gabi po, Ma'am Rica, Sir Peter. Magandang gabi rin po sa ating mga kababayan. Hi, sir. Opo, good evening po. Sir, medyo pwede niyo po ba kaming bigyang linaw dito sa lagay ng Embo Barangays ng Makati at yung magiging problema daw po nila sa pagboto sa eleksyon? Ma'am Rica, Sir Peter, para lang po backgrounder muna sa ating mga kababayan. Yes po, opo. May yan pong 10 barangays na yun ang galing po yan sa 2nd District ng Makati, na kung saan dati po silang 13. So yung pong 10 barangays na yan, sabi po ng Court Suprema, ay dapat kabilang na sa mismong City of Taguig. Kaya po ang ginawa ng COMELEC, bago po magbarangay ng SK elections, nilipat po natin yung mga registrations ng ating po mga kababayan na nakatira sa 10 barangays. Kaya po nakaboto sila ng barangay at SK elections. Mm-hmm. Subalit, doon po sa 2nd District ng Makati, may natira pong 3 barangays pa sa kasalukuyan. So dati pong 13, ngayon 3 po. Ang katanungan ngayon, paano ang pagboto nila sa posisyon ng congressman? Yeah. Para po sa kaalaman din ng kababayan natin, ang COMELEC po kasi walang kapangyarihan gumawa ng distrito. Dapat po ito ay kongreso. Mm-hmm. At kongreso rin po ang nagsasabi ano ang mga barangays na kabilang dito sa distrito na ito. So kung amin pong isasama, Sir Peter, Ma'am Rica, yung 10 barangay sa isa sa mga distrito ng Taguig, halimbawa po nilagay namin sa 2nd District ng Taguig, ay makakasuhan po kami ng usurpation ng kapangyarihan ng Kongreso. Mm-hmm. Hindi po namin pwedeng gawin yun sapagkat ginawa po yung 1st at 2nd District ng Taguig, yan po ay naka-enumerate kung ano yung mga barangays lang ang kasama nun at pagdadagdag po dapat may pagbabago sa batas nung ginawa yung distrito na yan. Ah, so sa district membership ang magiging problema pala nitong mga barangay na ito. Akala ko automatic yan, Chairman, kasi nilipat na lang naman sila sa Taguig. So Taguig na yung mga iboboto na lang konsehal. At saka contiguous po itong mga 10 barangays na ito. Tama po ba, Chairman? Tama po yan, pero po may problema po, medyo may malayo siya doon sa kabilang sa ibang distrito. So ang tanong po, Sir Peter, paano namin siya i-distribute? At number 2, kung gagawin po namin yan, dahil nga po ang base sa ating taligang batas, ang paggagawa ng isang legislative district na tawag ay nasa kapangyarihan ng ating Kongreso. Kung kaya naman ang naging desisyon ng COMELEC, sa mga 10 barangays na yan, na mga botante, sila po'y makakaboto sa senator, makakaboto sa party list, pero makakaboto hindi sa mayor, vice mayor, at tanggo niya ang panlusod, subalit hindi po sila makakaboto sa ating pong congressman o congresswoman sa kahit anong distrito ng Taguig. Okay, very interesting. Babalikan ko po yan, Chairman, if I may, kasi gusto kong maintindihan, bakit naging 10, 13 dati? May natira sa Makati na 3? Opo, kasi po sabi ng Korte Suprema, yung mga yan lang po yung kasama doon sa naging desisyon niya, ang kasama doon sa magiging syudad na ngayon, kasama ng syudad ng Taguig. Natira po yung 2nd District ng Makati, Sir Peter, na kung saan 3 naman ang barangay sa natitira doon. So papasok po, Ma'am Rica, yung pangalawang katanungan. At ang katanungan, dahil dati 13 sila, yung 2nd District ng Makati, ano na ngayon ang status niya? Kung natitira na lang pala ay 3 barangay, dapat ba automatically abolish yung distrito niya ng Makati? Yeah. Ang ruling po ng COMELEC, ginawa po namin yung ruling na yan, ay hindi po abolish. Bakit po? Sapagkat wala pong kapangyarihan din ng COMELEC na mag-abolish ng isang legislative district. Bagamat, tatatlong barangays na lang po yan, kukunti na lang po talaga, baka mga 50,000 na lang
Samantalang sabi ng konstitusyon, dapat ang isang legislative district ay 250,000. Opo. So ibig sabihin po nito, kung magtutuloy na district pa rin yung tatlong natira, meron silang congressman? Na tatlong, silang congressman. Tatlong barangay lang? Kaya naman po, opo, kaya naman po talagang ginawarin namin na mas maaga ito sapagkat pag kunalate kami, Sir Peter, Ma'am Rica, ang yung po kasing ballot phases, yung mga harapan ng balota, ginagawa na po kagad natin ng maaga. Opo. So ang sa amin po, kung sakali may gustong mag-question sa Korte Suprema nung aming naging desisyon, mas maganda po yun para mas maging maliwanag talaga at definite. Uh-oh. At at the same time, baka parang ito'y pagkatok na rin sa ating kagalang-galang na Kongreso na baka pwedeng matingnan nila yung issue na ito ng patungkol sa Taguig at Makati. What's the fastest resolution po dito, Chairman, para magkaroon kagad ng resolution on whether yung sampo eh, magiging isa pang congressional district added to Taguig? Tama po, Sir Peter. Opo. Go ahead, please. Dapat po, Sir Peter, meron na kaagad na panukalang batas na maipapasa dyan sa Kongreso at pagkatapos ay sana magiging batas na kaagad upang maihabol po natin bago po mag-file ng candidacy sa October 1 to 8. Naniniwala naman po tayo na kung sakaya mukhang kakayanin naman po yan. Kasi nga po, to a certain extent, pag tinignan po natin, parang unfair doon sa mga kababayan natin sa 10 barangays kung hindi sila makakaboto ng kanilang congressman. Mm-mm. Sana maintindihan ng lahat na ang kapangyarihan po ng COMELEC ay magpatupad lang ng batas. At hanggat hindi nababago po yung batas, ay wala diskresyon o choice kung hindi ipatupad po ito. Mm-hmm. Bali, ang mangyayari dito, Chairman, kung hindi maaayos yung problema sa mga EMBO barangays, come this December election, hindi sila makakaboto doon sa konsehal lamang. Pero yung mga mayor, vice mayor, maari po nila yung iboto. Meron po tayong informasyon na mukhang minamadali naman ng konseho ng Taguig yung patungkol sa pagki-create naman ng dagdag na representante sa konseho nila sa council. Naman po sa ating palagay ay pwede at kaya nilang gawin. Pero ang pagka po ang pinag-uusapan na Ma'am Rica ay legislative district, hindi po pwede yon. Okay. Pero Chairman, not to cast aspersions, pero ang daming Cayetano na nasa posisyon. Ang daming B9 na nasa posisyon. Di ba dapat sila yung medyo nangangarag na dapat ayusin na ito agad? Hindi po makapagkokomento. Nahalata ko nga po, medyo may pregnant post nga po kayo. Ay mali po yung aming interpretasyon. Uh-huh. Baka po pwede magkaroon na tayo ng batas kaagad. Pero kung wala po, yan po yung ipapatupad namin, Sir Peter, Ma'am Rica, na patakaran pagdating ng halala sa 2025. So of course, just in case na matuloy po ito, yung 10 barangay will probably be another district sa Taguig. Ano po? Siyempre. Nararapat. Tama po kayo, Sir Peter. Yung po nararapat sapagkat ang sabi po ng batas, 250,000. Base po na residente o yung populasyon. Base po sa record natin, halos 300,000 po ang registered voters pa lamang ng 10 barangays na yan, Sir Peter, Mabrisa. So pasok na pasok. Pasok na pasok po, eksakto po yan. So meron na naman palang tatakbuhan yung pinag-uusapan natin? yung tatlo pala yung pag-uusapan natin. Pero attorney, kung kunyari po, maging legislative district sila, magkakaroon ng botohan para sa representante nila, magkakaroon din ng bagong mga balotang ipiprint o idadagdag? Opo, yun po ang epekto nito. Kaya po talagang hinahabol po natin at sa kasalukuyan, sa atin pong palagay, yun ang tamang desisyon muna na hindi sila makakaboto for Congress. Mag ginawa na po natin yan sa 63 barangays doon sa Bangsamoro sapagkat sila'y nasa North Cotabato pero hindi pa nila alam kung anong probinsya. Mm-hmm. Kaya po nung 2022 elections, hindi po sila nakaboto rin ng governor at saka congressman. Ah. So ganyan din po ang aming pong ginawa patungkol naman dito sa Taguig. Ang isang issue pong malaki, yung Makati. Sapagkat kung tatlong barangays na lang po yan, tapos 50,000, wala na po siya sa 250,000 na requirement ng Constitution. Kaya lang, the power to create carries with it the power to abolish or dismantle. Kami po, wala po kami ganung kapangyarihan. Pero hindi po ba, siyempre madi-disenfranchise sila, no? Kung hindi sila makakaboto ng buong roster, eka nga. Pero hindi, wala po ba sa kapangyarihan ng COMELEC to say that at least for now, status quo muna tayo or
Or ano ba kailangan? It's really a law passed by the lower house and Senate to make it really official. Ganun po ba? Yan po ang gusto natin mangyari, Sir Peter. Nagawa po tayo ng positive action, which is yan po yung deklarasyon namin via a resolution. Kung sakali may magkikwestiyon kagad sa Korte Suprema, ay di ang purpose po natin maging maaga at masabi ka agad sa atin ang kataas-taasang hukuman. Ano ba tayo? Doon po sa naging desisyon nila kapag nilipat ng 10 barangay, po kasing diskusyon doon kung anong epekto nito, lalo na sa mga distrito. Of course, hindi naman kasalanan ng Supreme Court yon. I mean, they did not go through one extra step to say na pag nagkahalalan, definitely, dapat ganito. Opo, definitely po, Sir Peter. Hindi po kasalanan ng Korte Suprema sapagkat ang naging issue lang naman po sa kanila ay sino ba ang may-ari? Kaninong jurisdiction ba yung 10 barangays na yan? But then again, hindi naman din kasi hawak ng Korte Suprema yung kapangyarihan na yun, Chairman, di ba? Dahil sabi nyo nga, yung Kongreso pa rin dapat. Oh, maraming salamat po sa inyong pagbibigay linaw dito sa issue na ito ng mga EMBO barangays. Chairman, and thank you for your time po. Thank you, sir. Always a pleasure. Thank you, Chairman. Thank you po. Attorney George Erwin Garcia. Komelek, yung sinilaban. Oo, wala siya ka doon. Parang nasa ring eh. Anong embo? Yung mga komembo. Hindi ba yun? Komembo, pembo, di ba? Yun yun. Ano ba yung embo? Enlisted Men's Barrio. Yun pala. Akala ko literal na Komembo Makati, Embo Makati. Di ba kasi yun yung mga pangalan nila? Oo nga, Kapembo, Komembo, Semembo. Wow, at least may bago naman tayo natutunan. Enlisted Man's Barrio. Ayun ang na-research ko kanina. So, ano yung Pembo? Embo, yung Komembo? Basta it has something to do. Kasi military base yan eh. Pangalan din military talaga camp yun. Yan. Oo. Pero pangalan kaya talaga yun na lugar, kaya diba? Embo ng Embo, Enlisted Man's Barrio. Mayroon mga prefix. Meron silang ano, iba they naman identify yung, as, mga ganyan. Sa Quezon, sinabi nyo, iba naman yun. Kumembot. Sa gabi. Nako po, mahirap yan ha, yung pinag-uusapan na itong kawalan nila ng prangkisa. Prangkisa? Ako kasi disenfranchise eh. Oo nga, no? Good, diba? good. So kung mawawala sila, di sila makakaboto ng konsehal o gagawa ba ng panibagong distrito, kailangan papag-usapan yan. Yung di ka nga kooperatiba, di ka makakaano. Oo nga. Pasada, yan pa kaya. Yung mga ano na dyan. Pagboto. Oo nga, ano. May extra district. Sandali lang. Pwedeng tumakbo na naman ng isang bagong pangalan. Diba? Ay, nako, 6:06 na po nang nagmamadaling gabi. Kami magpapahinga muna ng Very, Very Light at magbabalik ang Pasada sa Teleradyo Serbisyo DWPM Radyo 630. Pasada! Pasada sa Teleradyo Serbisyo. Walang preno ang talakayan. Kasama sina Peter Musni at Mika Lazo. Kapit na sa Pasada! Pasada! Pasada Report! Pasada Report! Sabi ko nga eh, mga larawang nagpapakita ng umano'y massive shipment ng armas ng Estados Unidos sa Pilipinas. Mariing pinabulaanan ng Armed Forces of the Philippines Report. Live, Marlene Padiernos. Go ahead, Marlene. Peter, mariing ang pinabulaanan ng Armed Forces of the Philippines ang mga ulat hinggil sa umano'y massive shipment ng United States military ng mga armas at bala sa Pilipinas. Kasunod ito ng pagkalat ng mga larawan na nagpapakita na nagde-deliver umano ng military supplies ng Amerika sa ating bansa. Ayon sa AFP fake news, ang mga ito sapagkat kuha ang naturang larawan sa kasagsagan ng aid delivery ng Estados Unidos sa Ukraine noong taong 2022. Wala rin anilang katotohanan ng kumakalat na screenshot ng mensaheng nagmula sa isa umanong General David na nagasabing naka-red alert status ngayon ng AFP. Samantala, kaugnay nito ay muling tiniyak ng hukbong senatahan sa publiko na patuloy nilang babantayan ang gantong uri ng mga mapanlinlang ng mga impormasyon at patuloy din silang mananatiling committed sa kanilang tungkulin sa pagkapatupad ng kapayapaan sa buong bansa. Marlene Padiernos, para sa Teleradyo Serbisyo. Maraming salamat, Marlene Padiernos.
At ituloy na po natin dahil nandito na ang ating susunod na makakausap. Sa dami ng mga nangyayari sa Pilipinas, sa West Philippine Sea at sa China, ay nagbigay na naman ng note verbal ang Pilipinas. Sobrang dami na nating note verbal, partner, pwede na gumawa ng thesis eh. Di ba? Yung pinag-compile-compile na sa kapal ng mga note verbal natin. Kasama natin, Director ng UP Institute of Maritime Affairs and Law of the Sea, Attorney J. Batong Bakal. Magandang gabi po, Attorney Peter Atrica, with you again sa Pasada. Magandang gabi po, Peter Rica, sa lahat po ng mga nakikinig. Magandang gabi po. Attorney, maraming salamat po for giving us your time. Ang tanong po, I mean, itong nangyari sa Ayungin, I think the world understands, no, na talagang medyo nasalanta ang ating mga tao dahil sa panghaharas. Itong pag-takeover pa nga ng mga vessels natin ng mga Chino. Ang tanong eh, yung pag-i-issue ng note verbal o yung diplomatic protest, do we see any end line as far as this is concerned, and is it still, you think, effective? Well, siyempre po, yung diplomatic protest, like I said before, is standard talaga, standard operating procedure. Mm-hmm. Yan. Talagang kailangan natin gawin yon kahit anong mangyari. No? Kasi po, mali rin yung expectation na just because we give a diplomatic protest, meron siya concrete action na magre-resulta. No? Mm-hmm. Given China in its position, it's to be expected na baka hindi nila pansinin yung diplomatic protest, no? Pero para sa atin, importante po yun, lalo na kung tayo po ay mananatili sa ano yung ginagawa natin na gusto nating isulong talaga yung ating legal rights and entitlements. Mahalaga yung mga diplomatic protest na yun para ma-record yung ating legal position and yung ating mga objections dun sa kanilang mga ginagawa para makita na kahit kailan hindi tayo pumapayag doon sa mga nangyayari. Hindi natin tinatanggap yung mga posisyon nila at ginagawa nila sa atin. Mm-hmm. Hindi naman siguro pagiging philosophical, pero sabi nga nila anything special repeated too often becomes ordinary. And we've been doing this, ano, and thank God for our patience, no? Pero ang wala na ba talagang ibang pwedeng gawin outside of the diplomatic protests para i-register lang not only sa China, kundi maramdaman ng ibang mga allies natin at iba pang mga bansa na we are serious about the fact na sobra na tayong naaapi ng mga Chino. Well, ginagawa naman po natin, kung napansin po ng ating mataong bayan, no? Aside from the diplomatic protest, malinaw naman po yung kampanya natin sa international community. Ang dami nga po mga bansa naman nagpupunta sa Pilipinas, yung kanilang mga ministro, nakikipag-usap sa atin, ng mga sintinan, para malaman po paano sila makakatulong. Nag-offer sila ng economic assistance in addition to security assistance. Yung pong si Presidente nagsalita sa Shangri-La Dialogue, nilahat po niya ang posisyon ng Pilipinas, ang polisiya ng Pilipinas. At yun po ay kinilala, tinanggap nga ng mga bansa. And after that, nagpuntahan nga yung iba dito sa Pilipinas. Para kumbaga follow up, no? So ang wag lang tayong mag-expect na bale instantly merong mangyayaring bago, hindi po talaga ganoon ang ikot ng mundo. Yung mga ganitong klaseng issue po talagang pangmatagalan to. Wala pong instant solution dito, at kahit po yung mga gawain natin, hindi naman po yan all in one basket lang. Mm-hmm. No, so you have the diplomatic protest, but you also have all these other diplomatic activities ng Pilipinas, no? Yan, yung hindi lang sa US na ally natin, kundi pati rin sa mga ibang bansa, katulad ng Australia, Japan, tapos yung mga iba-ibang EU countries na nakausap natin. Nagkakaroon na tayo ng bagong mga defense and security relationships, like itong sa Japan, yung reciprocal access arrangement, tapos may announcement na maritime magkaroon din ng parang VFA din with France. So kita po na mayroon naman nangyayari, no? Nagagamit naman po. Hindi lang po siguro nakikita ng mga tao kasi hindi ganun ka-obvious, mm-hmm, which is necessarily too. Kasi nga, hindi naman lahat ng ginagawa natin kailangan nating sabihin tungkol dito sa West Philippine Sea. Pero marami din tayong ginagawa na makakatulong sa atin sa West Philippine Sea kahit hindi yun inilalabas o binubunyag. Attorney, di ba ang Pilipinas nanalo tayo ng arbitral ruling 2016? Ang China
miyembro din ang UNCLOS katulad ng Pilipinas. Meron din member state din po sila, 'di ba? Pero sa kanilang ginagawa ngayon at hindi nila pagrespeto sa arbitral ruling, doesn't it make problematic relations for China at sa UNCLOS? 'Di ba yun malabo sa kanilang Well, actually, siyempre it creates problems for China kasi yung kanyang kredibilidad ay talaga bumabagsak, 'no? Kaya rin nahihirapan siya ngayon sa pakikitungo niya sa ibang mga bansa, 'no? Napipilitan siya na mag-adjust din dahil nakikita ng mga ibang bansa kung anong ginagawa nila sa atin, and that is a reflection, bale, kung anong maaari nilang gawin, anong maaaring gawin ng China sa kanila pagdating sa mga kasunduan, pagdating sa mga issue na may pinagtatalunan. Nakikita lang ang anong uring bansa ang China. Mm-hmm. Hindi siya mapagkatiwala, hindi siya reliable. Mm-hmm. Hindi siya tumutupad sa mga usapan, no? Kaya madaling gumamit ng dahas at intimidasyon, no? Talaga namimilit sa gusto lamang niya. So lahat po yan, nagkakaroon talaga din ng epekto sa China, no? Okay. At dahil doon, tingin ko tama naman yung ginagawa natin na na kahit nagpo-protest tayo, no? Hindi lang naman 'yon yung ginagawa talaga. Mm-hmm. Pilipinas. Opo, tinitingnan ko kasi, attorney, up to what extent can China do before may mangyaring aksyon ang UNCLOS din? Kasi hindi lamang Pilipinas ang kanyang inaagrabyadong bansa, di ba? Ang India, inaagrabyado din niya. Yung mga katabing bansa rin natin na inaagrabyado din niya. So, the international community is seeing na ang dami-daming pinapakialaman ng China. Up until when po kaya before they make an action? Well, hindi natin po masabi yan dahil yan po yung China, sila po nag-de-decide yan. Pero sa tingin ko, pag napansin niya na talagang hirap na siya, yung kanyang mga po. Objective, hindi niya nakakamit agad. Yeah. Pag nakita niya yun, medyo madadala yan at magbabago kanyang pakikitungo. Yeah. Oh, Attorney Jay, yung pong sabi nga nila, no, kung ang mga opisyales ng Pilipinas mismo ay hindi if they're not speaking with one voice, yung medyo may mga confusion na nangyayari in the past 2 or 3 days, di po ba? Yung how do you describe the Ayungin incident? Was it an accident? Was it a misunderstanding? May mga kumontra na. If you were to be asked, are you happy with the way the officialdom is actually addressing this problem ng Ayungin incident? Well, it's definitely better than the last administration, no? Syempre po, meron talagang ganyan na unti-unti problema, pero nakita naman natin na kahit na yung nagkaroon nga nung parang issue dun sa mga nasabi nung last press con, no? Last week, no? In-action na naman agad. No? At lalo na yung presidente mismo, si presidente mismo ang nagbigay ng final na talaga na kung anong position ng interpretation. So tama na po yun. Ganun talaga. I mean, after all, yeah, the cabinet secretary is ultimately they're answerable to the president. And yeah, what they do is they make recommendations essentially and they can act on behalf of the president. But in the end, the president is the one that will make the final decision. Yeah. So tama na po 'yung kahit nagkaroon ng ganung issue. Oo. No, I'm pretty sure naman na matututo din naman 'yung ating mga kawani sa gobyerno, no, mga na para hindi na nga maulit 'yung ganun. Oo, pero Attorney Jay, an incident as serious as the one na nangyari sa Ayungin, you know, masyadong maraming posibleng repercussions, no? Hindi ba dapat na ang pangulo na talaga mismo ang siyang mamuno right away, no, in terms of making statements in answer to exactly what happened and how the Philippines will react to it? Well, opo, seryoso talaga yung nangyari, kaya din po siguro agad-agad nilang tinugunan yung pangangailangan na ma-clarify kung ano talaga ang position ng gobyerno. So, seryoso po talaga yon, totoo po yun. And I think the government and especially the secretaries are very much aware of how important it is, no? Kaya, yun po. I mean, given the situation, I mean, it's only been, a week?
since then, and nakita nga natin na clarify naman agad. So I think that's what we can hope for. Hindi naman maganda na ano, kumbaga tapos na nga yun, hindi pa ayaw niyo pa mag-move on. Meron na nga nilinaw na pa, nilinaw na nga ng presidente. So we should now move on the basis of that decision and clarification. Kalimutan na natin kung ano mang kung may pagkakamali man before that. Eh, the point is, niresolve na yun. Mm-hmm. What about po yung foreign policy ng Pilipinas na when it comes to the United States and its reaction or our reaction doon sa ginagawa ng China? Kasi pagdating po nitong year-end, eh, magkakaroon sila ng botohan ulit at malakas yung support for Donald Trump. Tingin niyo po ba yung magiging foreign relations natin sa United States at ang magiging reaksyon ng ating dalawang alliance towards China's aggression ay magbabago? Well, tama po kayo, no? It is a factor very much on the minds of our decision makers kung ano yung nangyayari sa US at yung ang election na malapit na mangyari. So, kasama po yan sa mga bagay na iniisip nila, titingnan nila sa para maka-arrive at a decision dito sa mga gagawin naman natin in our foreign policy. Opo, so, hindi lang po natin masabi ngayon exactly what they're thinking, siyempre, no, dahil hindi naman tayo sila, no? Pero definitely, factor po yan dun sa mga discussions and decisions ng gobyerno sa ngayon. Alright, maraming salamat po, Attorney Jay Batong Bakal, para po sa inyong panahon. Sir, magandang gabi po. Thank you, Attorney Jay. Sige po. Well, ay. Thank you po, Attorney. Ayan, okay. Naibalik pa natin, akala ko na po ito si Attorney Jay Batong Bakal, ating nakasama, Director ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea. Marami tayong mga mensahe. Pero bago yan, meron tayong announcement. Naku ba, itong announcement na ito. Mga ka-sir, miss you. Simula July 1, Monday po yan, honey. Eh, mas maaga nyo nang makakasama ang napakatinding tambalang. Napakalupit. Napakaingay. Pita at Rica. Peter Musing at Rica Lasso sa Balita Pata. Yan. Ako, makakawawa naman yung mag-voice nito. Oo nga. Balita Pata. Balita Pata. Paano ba yan? Okay. So makakasama nyo naman sina Tony Velasquez at Carmina Constantino tuwing alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng gabi sa Issue Spotted! Issue they're talking about! Kaya tuloy-tuloy pa rin po yung paghahatid natin ng ating mga balita, impormasyon at serbisyong publiko para sa inyo mga kaserbisyo. Monday po yan, ha? Pang-umaga na po kami ng aking partner. 9 so to 10. Whether you like it or don't. Yeah! We're with you in the morning sa programa Balita Patan! Yan, pwede. Practicing pa natin yan. Pwedeng bigyan ng talent fee ito. Ito na! Ang tanong! Sabi ni Senator Rizzo Ontiveros, sino nga ba ang protektor ng Pogo Hubs? At gano'ng kataas ang posisyon ng mga ito? Ano hula nyo? Local, national, officials, international, o all of the above? Yan! From Wax! Tifa Hardo! Sabi niya, yung protector ng Pogo na yan, makikita siguro sa sagot sa tanong na sino ang nagpahintulot makapasok sila sa bansa. And everything will fall into place. Yun lang. Very good. Si Adrian Adlawan Sabroso, hindi pa rin tapos ang Pogo na yan hanggat hindi pa rin mawawala ang karamihan ng Chinese nationals. Sakit sa ulo pa rin at hindi pa rin deport. Hindi naman lahat. I think. yung basta yung ano ka nasali doon, di ba? Isipin mo yung sa Porac, more than 2,000 computers. Kayo nga. 46 yung mga building na nakatayo. Oh, so more than 2,000 ang personnel. Eh, diba? Paano kung 24/7 yung operation noon? Kaya nga. Di dalawang shift man lang. Hindi ko talaga alam, pati hindi mo yun, hindi yun nakita. 4,000. Invisible clock yan. Diba? Oh, Senator Lito, ha? Welcome back. Ha? Nakita kita kanina sa ha? Ay, gising na siya. nga pala. Dito na tayo. Buwisit. Noslen. O sila, karo sabi niya. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Ang sagot ko, all of the above. Dahil kung kulang ng isa, hulihin yan. Ayan. Elsie Florentine, sagot ko kung sino protectors. I see at si
All of the above na nga lang. Miss Nona Damien, sabi niya, Sir Peter, ating Rica, more power sa program. Cue of the day, all of the above. Matsala! Love you both. Jo Marie. Oy, si Jo Marie nagparamdam na. Oy, so, layo June pa pangala. September, ha? Oo. Jo Marie, pasada entry. Sabi niya, all of the above mention ng protector dyan at isa lang ang ididiin dyan ang nasa mababang posisyon at malaki ang kitaan sa illegal kesa legal na paraan. Wait na lang natin ang mga online karma ng mga protector. Hello? Listening live from Italy. Uy! While eating gelato. Hello daw sa Hilario buongiorno. Family. Buongiorno. Hello daw sa Hilario family. Magandang gabi po, Hilario family. From Dulce, Sir Peter at Binibining Rick, all of the above po. Una, paano makakapasok yan dito sa bansa? Dapat dadaan sa BOI, di ba? Paano makakapagtayo ng mga building? Eh, DILG. Ano ang ginawa ng mga lespo, ng mayor, ng barangay? Nag-contribute sila lahat sa kapabayaan. Kaya lumaki ng lumaki. Ayan nga. O, Anne Emerald, all of the above. Siyempre, all of the above na muna dyan yung may mga mataas sa posisyon sa gobyerno. Mark 19:11, lahat ng mga opisyal na ganid sa lapi. Ganid talaga. Ganyan. Ano man ang pwesto sa lipunan, kasali! Pati law enforcement, sigurado kasabwat hanggang sa kaliit-liitan. Ana Salazar, all of the above din ang kanyang kasagot kasama ni Elmer na walang kadudadudang all of the above din daw ang sinabi niya. Penitential funds, kaninong panahon nagsulputan ng mabilisang salot na yan? Pati nga panahon ng pandemya, tuloy ang dating eh. Alam ng lahat ang protector niyan at nararamdaman ng kamandag hanggang sa ngayon. Taong bayan lang ang makasusugpo ng kasabot. Tama na yan. Salamat po! Yan! Salamat sa inyong mga mensahe. Marami pa sana eh, pero wala na tayong oras eh. Oo. Yung pong Lasalet Elementary graduates ng 1965, meron daw po kayong meeting, realignment meeting sa July 13 sa Max's Restaurant. Santiago City. Uy, wala akong nalaman doon. Sabi mo yung involvement mo doon, bakit ayun pala? Nag-promote sa restaurant. July 13 yun. 3 p.m. Susunod na ang TV Patrol, pumipitada na Lunes po, ah. Alas 9 na po kami ng umaga. Ayan, kasama niyo po yung Enrique Lazo. The one and only Peter Musngi. God bless everyone. And good night. Pasada! Walang maiiwan sa biyahe. Sabay na sa talakayan sa Pasada!